I am angry for the suffering of our beloved Ilonggos and the rest of Western Visayas. Galit na humarap si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa Senate Committee on Energy dahil sa perwisyong idinulot ng 4 na araw na blackout na naranasan ng lungsod na isla ng Panay at Guimaras mula January 2 hanggang 4. Kaya giit ni Treñas, kailangang may managot lalo't nangyari na rin ang katulad na blackout noong Abril. We Ilonggos are known to be sweet or malambing and loving people. But these characteristics were tested and challenged. Iloilo City alone suffered a loss of an estimated 2 billion pesos. Who is going to pay for this? We are looking for accountabilities. Ayon kay Iloilo Governor Arthur Defensor, gagawa ng legal na hakbang lalawigan para makasingil ng danyos. Umaasa naman si Guimaras Governor Joaquin Carlos Nava na hindi na ito mauulit. Pero giit ng National Grid Corporation, hindi ito nagkulang at sumunod lang sa protocol na nakasaad sa Philippine Grid Code o PGC. Based on system parameters, normal yung grid. So yung actions po namin is based from the normal dispatch process. Dictated nga po by PGCs. As mentioned po ni Transco, we need to maintain low generation balance, which we did. Yung regulate yung voltage. Pero hindi ito katanggap-tanggap para kay Senate Energy Committee Chair Rafi Tulfo na iginiit na dapat nang tanggalan ng prangkisa ang NGCP. Dapat natataranta na kayo. Napakadali sa inyo magsalita. Kasi hindi kayo apektado eh. Wala kayo doon sa Iloilo. Mandali kayo magsat-sat dyan. Ayon din sa ERC, walang isinumiting outage report ang NGCP. Kasunod na unang pagpalya ng power plant. For the first incident, wala po kaming nakitang report na sinamit po nila. So naging pabaya sila dito? Kasi po siguro po they were flowing from the appreciation that it wasn't a significant incident. Yun po yung... Kasi nga po stable daw. Kasi po stable. Para sa kanila, normal. Kaya hindi sila nasabit ng report. So marami mga lapses, sir. Kaya sabi ko, this should be grounds na para ma-terminate ang prangkisa nitong NGCP. Sang-ayon sina Senador Risa Hontiveros at Francis Tolentino na dapat nang ma-review ang prangkisa ng NGCP kung mapapatunayang nagbabaya ang kumpanya. Giit din ni Senador Sherwin Gatchalian, dapat nagsagawa ng manual load drop o rotational brownout ang NGCP para mabawasan ang demand sa kuryente matapos pumalya ang mga power plant at para hindi na sabay-sabay bumigay ang iba pang power plant. Clearly it's not in normal state anymore. Because there's already a deficiency. Pero iginiit ng NGCP na walang dahilan para mag-manual load drop dahil para sa ahensya, wala itong nakitang abnormalidad. Ayon sa Energy Regulatory Commission, marami pang paraan na pwedeng gawin ang system operator para tugunan ang sitwasyon. Patuloy ang investigasyon ng ERC para alamin kung sapat ang ginawa ng NGCP. Willard Cheng, ABS-CBN News. Samantala, sa isang press conference, sinabi ng tagapagsalita ng NGCP na si Attorney Cynthia Alabanza na may mga ginawa ang kumpanya para tugunan ang sitwasyon alinsunod sa grid code, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa mga power generator para iangat ang boltahe at frequency. Nagkaroon din anya ng augmentation mula sa iba't ibang bahagi ng Visayas, kabilang ang interconnection sa Negros. Iniimbestigahan din umano ng NGCP at hinihintay ang datos mula sa mga apektadong power plant para makahanap ng resolusyon. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.